guys, welcome back to my channel. Let's talk about a different kind of video. So, ang video na ito ay para sa ating mga kababaihan and napakaselan ng video nito kasi ang pag-uusapan natin ay about sa suporta. So, para sa mga kababaihan dyan, siguro lahat naman tayo ay nakaranas o nakakaramdam ng ganitong karamdaman. Ito ay ang tinatawag na yeast infection. Kung ikaw ay hindi pa nakakaranas ng ganitong klaseng karamdaman, napakaswerte mo guys. Kasi ako, honestly, nakaranas na ako. Actually, hindi naman siya talagang yung sasabihin mo na malalang sakit. Kumbaga parang ito ay isang natural na sakit, pero hindi siya yung tipong nakakatakot. Actually, lulunasin mo ito sa mga paraan na mura and meron itong natural na gamot para dun sa yeast infection. So, para sa mga hindi nakakaalam ano nga ba yung yeast infection, ito yung nararamdaman nating pangangati sa ating down there. And meron siyang lumalabas na parang naputi-puti. And yung part na yun, parang siyang may butol-butol na mumula-mula siya. And then sobrang kati niya. And then para siyang mahapdi na makati na parang mainit-init na. Yung tipong hindi mo mapipigilan yung sarili mo na kamutin siya. So yun yung pakaramdam na merong yeast infection. Okay, so ano nga ba yung sanhi kung bakit nagkakaroon ng isang babae ng ganun or kung bakit niya nararamdaman yung ganung karamdaman, okay? So ang sa pagkakaalam ko kasi nag-research ako kasi nga na nagkaroon ako ng ganitong klaseng karamdaman. So nag-research ako kung ano ba yung sanhi nito and ano ba yung nagawa kong mali sa aking sarili kung bakit naramdaman ko yun. So ang natatandaan ko is, dati, hindi ako gumagamit ng sabon down there na mga yung, like for example, yung ginagamit kong sabon sa aking katawan, hindi ko ginagamit doon sa baba. So, parang na-curious ako. Alam ko na hindi siya pwedeng gamitin doon, kasi mayroong sabon para doon. Pero, out of curious, sabi ko, ano kaya kung gamitin ko din itong sabon na ito doon sa doon? Kasi, actually noon, kapag itatry kong gamitin yung sabon na yun doon, parang nararamdaman ko, parang medyo mahapdi siya. Kasi sa mata nga, pag nalagyan yung mata mo ng sabon, parang feeling mo mahapdi. So, natatakot akong gamitin siya doon sa baba. Kasi nga, parang mahapdi. So, nagtry ako, sabi ko, ano kaya kung gamitin ko talaga to? So, ginamit ko siya. Yung sinasabon ko sa katawan ko, inisabon ko din doon sa baba. And yung mga unang araw, so far, so good. Walang nangyari, kakaiba. So, sa isip ko, so okay naman pala. Wala naman pala ang masamang mangyayari. Kung gumamit ako ng sabon sa katawan at the same time, yun na rin yung gagamitin ko sabon doon sa baba. So, mga 3 days ko siguro ginagawa yun habang naliligo ako. And then, yun na rin yung ginagamit kong sabon. So after 3 days, parang naramdaman ko na may kakaiba. May kakaiba na ako nararamdaman. Nararamdaman ko na siyang kumakati na siya. And then, nagkakaroon na siya ng yung lumalabas na maputi-puti, na parang madilaw-dilaw na buo-buo. Tapos, nag-iiba na yung kulay niya. Tapos, yung texture niya, parang iba na siya. Parang yung bungang araw, ganun. So, natakot ako. Sabi ko, hindi ko pa naisip na yun nga yung sanhi. Yung paggamit ko na yun na sabon, na mabango. Mabango pa naman yung sabon na yun. Yung pa naman yung number one na hindi pwedeng gamitin doon. Kasi nga, dapat hindi ka gagamit ng sabon na mababango and yung may mga kulay na sabon, you're not supposed to use it on your down there. So, out of curious nga, ginawa ko yun. So, sa mga research, yun yung isang sanhi para maramdaman mo yung karamdaman na ganun. And then, yung iba is nagkakaroon ng yeast infection dahil meron siyang diabetes. And then, yung iba dahil natitake sila ng medicine. And then, yung iba naman ay ang sanhi nun ay
PCOS ba yun? Yung PCOS na sinasabi, yun number one din yung reason kung bakit ka nagkakaroon ng yeast infection. And then, kapag ikaw ay nagdadala ng tao, dahil yung ating hormones ay nababago, so may possibility na magkaroon ka ng yeast infection. So paano mo nga ba may iwasan na magkaroon ka ng ganong klaseng karamdaman? Okay? So, number one and the most important is never use soap na yung matatapang, yung mabubangang sabon, yung may mga kulay na sabon, and basta yung mga ginagamit sa katawan na pwedeng gumamit ng mga mild soap lang, tulad ng mga Johnson, yung mga Dove, as long as mild soap siya, hindi siya mabango, hindi siya, wala siyang kulay. Diba yung mga sabon, mayroong orange, may mga pink, may yellow, mayroong green, ano pa nga ba yung mga kulay ng sabon. Basta, use mild soap only, okay? As of the moment, ang ginagamit ko ay Dove na white. So far, so good. Walang nangyayari masama. Second na tips para maiwasan mo yun ay iwasang magsuot ng masisikip na jeans. And then, kung kayo ay gumagamit ng panty liner, always change. Like, para kayo mayroong menstruation. Di ba kapag may menstruation tayo, every 3 hours or every 4 hours ay nag-change tayo ng napkin. So parang ganoon din kapag gumagamit ka ng panty liner. And then the third tips na pwede kong sabihin sa inyo ay magsuot ng maluluwag. Sa bahay na dapat nakapajama ng maluwag or shirt na maluwag or shirt na manipis. And much better kung ang susuotin niyo na underwear ay maluwag. Yung tipong maano na siya, yung tipong maluwang na siya or luma na, para manipis na siya, and then parang makakasingaw yung ating, alam niyo na, yung ating iniingat-ingatan. And then the last tips na pwede kong sabihin sa inyo ay, of course, maging malinis sa katawan, maligo araw-araw, basta maging malinis lang kayo sa katawan, okay? Ano pa nga ba yung pwede kong sabihin sa inyo about dito? So, hindi naman siya, like what I said, hindi naman siya talaga malala na karamdaman na nabibigyan din ito ng luna sa mga murang paraan. Pwede kang kumonsulta sa doktor and bibigyan ka nila ng gamot. Pwede ka rin naman mag-self-medication. Okay, so ano nga ba yung ginamit ko na gamot para mawala yung pangangati niya? Nag-research ako sa Google na kung paano magagamot yung yeast infection na like DIY or home remedies. May nabasa ako doon or may napanood ako na yung bawang, alam niyo yung bawang? Yung bawang na ginagamit pagluluto. So basically, ang gagawin mo doon, tatanggalin mo yung balat. And then, tutusukin mo siya ng karayom, like parang mga 5 times mo siyang tutusukan para magkaroon siya ng butas. And then or irarab mo lang siya dun sa area na makate. And then yung area na parang may buwang araw, yung may mga parang butol-butol ganun, irarab mo lang siya dun sa area na yun. Kasi nga yung bawang na yun ay pag tinusok-tusok mo siya, lalabas yung kanyang juice. Then one time ko lang siyang ginawa and nawala na yung pangangati ng aking tuwan sa baba. Okay, so yung bawang na yun ay huwag niyong masyadong tutusukin kasi pag marami siyang katas, parang feeling ko yung mararamdaman mo parang mas mahapdi or parang masusunog yung balat. So kunti lang yung pagtusok niyo para kunti lang yung lumabas na juice. So parang enough lang para i-apply doon sa area na yun, okay? So, be very careful kung gagawin nyo yun, guys. But
I promise na yun ay very effective na home remedy. So yeah, yun lang ang ini-share ko sa inyo. I hope natutunan kayo sa video na ito. And kung nagustuhan nyo ang video na ito, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel. Bye!